Welcome, tapos the first one is sponsors. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our second watch party. Now, we have very exciting topics for this afternoon, which is common among our Filipino patients. Okay. So our discussion will be on asthma and COPD. And we're very lucky that we are privileged, no? To be, I mean the two of our speakers for this afternoon. So we have two distinguished pulmonologists. We have Dr. Maria Cristina Marañon, who will be discussing on the topic COPD, and Dr. Geraldine Garcia, okay, who will be discussing asthma. Okay. So I hope you'll be able to listen well, and please do ask questions, or if you have any experiences with regards to your condition, if you're an asthmatic or you have COPD, or you're using taking medications, okay, or inhalers, okay. So feel free to ask questions through the Watson's FB page. So shop for your health and beauty products at Watson's via store near you, online or via delivery service. And we'd like to thank also UAP for valuing life, breathe freely, and Novartis. So before we start, let's watch this PCCP AVP. Okay, for our first speaker, she is a consultant at St. Luke's Medical Center to discuss asthma. Let's all welcome Dr. Geraldine Garcia. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us this afternoon. This Asthma Watch Party is an activity brought to you by the Philippine College of Chest Physicians in cooperation with Watson's. So with every breathing, let's start with the normal or the anatomy. Most people will think the respiratory system is just the lungs, but it is important for us to know that the breathing airway passes first through the nose, down to your pharynx,
which is your nasopharynx, your oropharynx, and the laryngopharynx. Furthermore, it goes down into your windpipe or trachea, where it bifurcates or divides into two, the right and left, which goes into the right and the left lung. So my topic this afternoon is asthma. So based on our Bible, the GINA, the Global Initiative for Asthma, the definition of asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways involving many cells and cellular elements, and these cells produces inflammation that is associated with the responsiveness, hyper-responsiveness of your airway, producing wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing. And this is widespread. Now, it seems a mouthful, right? But simply put, okay, kung pasisimplihin ko, ito isang matagal ng sakit. Ang iyong baga ay nagiging sensitive sa mga pagbabago sa kapaligiran, at ang resulta nito ay ikaw'y mahirapang huminga. Ang daluyan ng hangin ay maapektuhan sa dalawang paraan. Ang muscles sa palibot ng tubo na yun ay lumiliit, kaya parang nasasakal, at ang loob ng daluyan ng hangin ay namamaga at napupuno ng phlegma. Mas madali siguro kung may picture. So, on the right lang, you can see the normal airway. Makita mo na maganda ang daluyan ng hangin. Okay? Ang muscles ay yung kulay pula na makikita natin na kapalibot sa tubo. Sa panahon ng hika, makikita natin na ang mga muscles na ito ay nagko-contract. Ano? Mas malinaw siguro itong picture na ito. So, sa gawing kaliwa, makikita niyo po ang normal airway. Okay? Sa gawing gitna, makikita niyo ang mucosa ay medyo nangangapal. Okay? Yan ay indikasyon, bahagi ng tinatawag natin inflammation. Sa panahon na ma-expose ang alikabok, magiging hyperreactive ng hangin. At dahil ang mucosang ito ay hyper, gawa siya ng gawa ng phlegma. So, lalong sumisikip ang daluyan ng hangin. So, ganong ka-importante ba na magamot natin ang asthma? Base sa pag-aaral ng Global Asthma Report in 2018, sa buong mundo, ang Pilipinas ay pangalawa sa dami ng mga taong namamatay dahil sa asthma. At ito ay pareho mapabata o matanda. So, across ages, 5-13. At kung pagbabasihan mo naman ang PhilHealth claims in 2018, makikita mo sa top 10, nandoon, number 6, ang asthma and exacerbation. Saan nagmula ang asthma? Sinasabi ng asthma ay kalimitan na nakikita sa mga may kinalaman sa hereditary or nama na. So, sabi ko nga sa mga pasyente ko, kung maganda ang lola mo, maganda ka rin. So, if asthma runs in your family, the risk of you having asthma is always there. Another risk or possible cause is allergy. They found out that allergy has a strong predisposing factor for asthma. And as well as chronic exposure to airway irritants or allergens. So, what happens in asthma? I-summarize ko na po sa tatlong importante. Number one, bronchoconstriction. Kung inyong makikita sa larawan dito, yung sa gawing kaliwa, ang muscle ay relax. Sa kabila po naman, ang muscle yung ang nakakaranas ng paninikip ng bibig. Dahil ang asthma ay isang uri ng allergy,
ay allergic sa isang gamot, yung face ko. Sa asthma, may namamaga din. Kaso ang namamaga, yung loob na daluyan ng hangin. Yung dating malaking ay naninikip. At ang pangatlo nangyayari sa asthma ay so kahit po anong inom nyo ng gamot para sa plema, hindi po mawala-wala ang plema. Ang i-asthma ka. Okay? The gold standard, kung tawagin nila, the best, is a pulmonary function test or kung tawagin ng iba, simple breathing test. Dito malalaman, sinusukat ang daluyan ang kapasidad ng iyong baga para malaman kung may bumabara sa daluyan ng hangin ng iyong baga or may pumipigil para flow kapantay kung pagdating sa accuracy. Agandahan pa nito kung mo sa ibang araw hindi. Another test is metabolic challenge test. Minsan, may mga pasyenteng ang kanilang simptomas ay siguradong-sigurado ka asthma. Pero pag ginawa ang pulmonary function test, normal. So, pwede po natin gamitin yung ito. So, mayroong machine bubugahan, hihingahan. Susukatin ang machine yung buga. After on ay mas mababa kesa do sa una. Ibig sabihin, nag-react ka sa metabolism. Ibig sabihin, asthmatika. Pero kung iyong buga ay pareho lang nung nauna, ibig sabihin, hindi ka reactive sa metabolism, maaaring hindi asthma ang iyong problema. And of course, after nun, isa pa ulit na inhaler this time para ma-reverse naman yung effect ng metabolism. Okay na? Okay. So, naantala tayo sandali, pero back to regular program. So, bukod sa kasaysayan ng hika sa pamilya. Share screen. Ha? Share screen. Share screen. Share screen. Screen ako. Sandali lang. Help. Ah, nawala yung insurance. All right. So, pasensya na po sa abala. Because my internet. Okay. So, nabanggit ko kanina yung tatlong pagsusuri para malaman ko kung may asthma ang pasyente o hindi. Kagaya ng aking nabanggit, sa panahon ng pandemya, hindi po ito minumungkahing gawin.
So, ang ibang paraan para malaman kung ang isang pasyente ay may asthma o wala ay sa pamamagitan ng kanilang medical history. Tulad ng halimbawa, kung ang pasyente ay may kasaysayan ng hika or allergy ng bata. Kung sa kanyang pamilya ay meron siyang kamag-anak na may hika or allergy sa kahit anong bagay, gamot, pagkain, kosmetiko. Kung ang simptomas ng pasyente ay pasulpot-sulpot at kapunapunang may kinalaman sa pagka-expose sa mga bagay na maaring makairita sa baga. Example, siya ay nag-spray or naglinis ng banyo pagkatapos nag-uubo siya. So, maaaring sabihin allergic reaction yun, maaaring asthma na. Kung ang symptoms ng pasyente ay naaayon din sa pabago-bago ng panahon, pwede mo rin sabihin baka asthma yan. Kung ang symptoms ng pasyente ay lumalala, lalo kapag gabi, maaari din. At higit sa lahat, kung ang pasyente ay pagkatapos mag-nebulize or gumamit ng inhaler ay nagiging ginawaan, yan ay isang indikasyon na maaharap ng pasyente. So, ano-ano ba ang mga signs na kong wheezing? Pero, bakit nang may hika ako? Well, mga signs and symptoms, karatiwan sa gabi o sa madaling araw, may kinalaman din sa lagay ng panahon at kung saan ka na-exposed before, bago ka nag-uubo. Makakaranas ng hingal-hapo at eventually, mahirapang huminga. Mayroong paninikip ng dibdib. Magre-reklamo din siya na hindi siya makatulog sa gabi. Tinatawag na nighttime awakening. At dahil kulang sa tulog at madaling mapagod, ang pasyente ay madaling mapagod at nababawasan ang kayang gawin. Example, may pasyente ako na kapag aerobic siya ng 1 hour. Pero pag alam niyang may hika siya, kung in 30 minutes, 20 minutes lang, hindi na niya makayanan. So, ito po yung mga senyales na ang pasyente ay may hika. So, ng aking sinabi, hindi lagi wheezing. Pwede pag-uubo, hirap huminga, hingal o hapo, hirap makatulog, paninikip ng dibdib, madaling mapagod. At kung mapapansin ng pasyente, napapadalas ang kanyang pangangailangan para gumamit ng inhaler or nebulizer, yun ay isang indikasyon na hindi maganda ang control ng symptoms ng asthma niya. Sa mga bata naman, ang karaniwang senyales ay wheezing or nag-weasel. Madalas inuubo. Minsan sinasabi ko ito yung mga patang uhugin, sipunin, kaya ubo ng ubo. Hinihingal-hinahapo, mabilis ang akit baba ng dibdib nila kung titingnan mo. At minsan masakit ang dibdib. Mga ibang senyales ay hirap matulog, madaling mapagod, at dahil doon, ang batang may hika hindi palalaro. So, ito ang mga signs and symptoms of childhood asthma. Runny cough, cough after exercise or play, and wheezing. So, maraming triggers. Ano-ano ba yung mga triggers ng asthma? Marami po sila. So, pero pwede natin ikategorya sa inflammatory, may kinalaman sa allergy, irritants, irritasyon, not necessarily allergy, at iba pa. Pag-usapan natin inflammatory, mga bagay na maaring magdulot ng allergic reaction, kalimitan, mga pollens and molds and mildew. I always tell my patients, yung mga nakatambak na newspapers, lalo't pag panahon ng tag-ulan, it's wet season, they are parang breeding grounds for molds and mildew. So, itatabi yan. Dust and dust mites. So, ang taong may hika, hindi carpeted ang house, walang stuffed toys sa room. And I tell my patients, kung aircon ka,
clean the filter as often as replace the filter as often as you can. Kung electric fan, linisin ang fan blades kung kaya. Mga insects or insect droppings. Number one na dyan, mga pipis. Mga taong mahilig sa hayop ay maaari rin at risk for asthma. So sometimes they use, so if you cannot avoid having pets, so maybe siguro hindi siya dapat kasama ng pasyente sa kwarto. Mapapansin na ng taong hika na pagkatapos ng trangkaso, magaling na yung patient, wala ng lagnat, pero ang ubo nandun pa. Because viral infection can trigger asthma. And of course, allergic rhinitis. Mahalagang magamot ang allergic rhinitis ng pasyente. Sapagkat yon ay isang dahilan para madaling mag-uubo ang patient at hikain. Pagdating naman po sa mga bagay na nakakairita, yan yung mga strong pungent odors. Either sobrang baho or sobrang pabango. Kaya most patients ayaw masyado nagpapabango. Most patients na may asthma, hindi masyadong matatapang yung pabango nila or sometimes hindi. Chemical fumes. So, example ko, yung mother ko, naglinis ng bathroom, nakaamoy siya ng ammonia. Pagdating ng gabi, nag-uubo na siya. So, indoor and outdoor pollution. So, of course, kung may pollution sa labas. So, yung mga taong nagsisiga sa kanilang bakuran, or malapit sa mga factory or nag-iihaw sa loob ng kanilang bahay ay maaaring at risk for asthma. And of course, I cannot stress enough bilang isang espesyalista sa baga ang paninigarilyo. Now, there are other triggers na maaaring hindi allergy, like extremes of temperatures. Most often, sa karanasan ko, mga pasyente, pag sobrang lamig, mas marami pong inaatake. Kasi meron silang sinabing, inhaling cold air induces bronchospasm. So, nag-uubo po. Although, aaminin ko, may mga ilang pasyente ko na hindi naman sila tolerant pag sobrang init. At mas lalo silang inhinali na hapo, inuubo pag sobrang init. Pwede rin extreme emotions, sobrang galit o sobrang tuwa. Pwede rin magdulot ng pag-uubo hanggang sa humantong sa hingal, hapo at hika. Exercise, pwede rin po. Pero bilang isang doktor, hindi ko po kayo dinidiscourage mag-exercise. Kasi alam naman po natin ang magandang epekto ng exercise sa katawan. Siguro dapat lang controlled ang inyong symptoms para pwede kayong mag-exercise. Remember, having asthma means that you still can have a normal life, that you can do the activities that a patient with no asthma can do. Food. Okay, marami pong food yan na pwedeng mag-cause ng allergy. Pwedeng sa eggs, sa chocolates, sa seafoods. But yun din, iba-iba po bawat sa isang tao. Pag may pasyente ako tinatanong, Dok, anong bawal sa akin? Hindi ko masabi sa kanila because it's different for everyone. Example, my brother, hinhika with just chocolates. My nephew, yung cheese curls. So, iba-iba. Mga pasyente ko, pinapayuhan kong gumawa ng food diary. On that day, write what you ate. And on the day na inatake ka, look back, ano bang kinain mo? So, then you can say, I therefore conclude, dito ako nagkaka-symptoms, dito siguro ako hypersensitive. And of course, some drugs can cause asthma exacerbation tulad ng mga aspirin or NSAIDs or yung mga may allergy sa mefenamic acid, ibuprofen, and the like. Now, in terms of treatment for asthma, inhalers po talaga ang the best. But let me remind you, not all inhalers are created equal. Okay? I remember before when I was starting, I told my patient, oh, nay, may hika po kayo. O gagamit po tayo ng inhaler. Kayo po pa yung nakagamit na ng inhaler dati. Ay, ang sagot sa akin ay, oo, yung Vicks inhaler. Ay, sabi ko, hindi po yun. So, kailangan po ipaliwanag natin, iba po ang inhalers for asthma. Mayroong mga inhalers na ang trabaho ay kung tawagin bronchodilators, pampabuka, ay pamparelax ng mga muscles sa daluyan ng hangin, at meron naman pong
anti-inflammatory, pampaimpis ng namamagang loob na daluyan ng hangin, at meron namang pinagsanib puwersa ng bronchodilator at anti-inflammatory. Ask your doctor about it. So, ito po ang isa pang summary ng mga asthma drug therapy. So, on one column, yung reliever. Pag sinabi natin reliever, sila'y nagre-relax ng muscle. Mabilis ang effect. Pag ginamit mo, magiging hawaan ka. So, common na common sa atin mga Pilipino, kilalang-kilala natin ang salbutamol. Sa ibang bansa, ang tawag nila dyan, albuterol. Pwede rin ang ipratropium. At minsan, mayroon pong mga inhaler na magkasama ang salbutamol at ipratropium. Now, another type is your preventers. Ito naman, yung mga nagpapaimpis ng pamamaga sa loob ng daluyan ng hangin. At ang common dito sa Pilipinas ay budesonide, fluticasone, at beclometasone. Ask your doctor about it. So, paliwanag natin anong pinagkaiba pag sinabing bronchodilators or reliever. Naalala niyo yung larawan na pinakita ko kanina ng normal na airway at asthmatic airway. Kung yung mapapansin, ang mga muscles na nag-contract ay sumasakal sa tubong daluyan ng hangin. Diyan papasok ang bronchodilators. Okay? Ito ay nagpaparelax ng mga muscles para po lumuwang ang daluyan ng hangin. Noon, ang ginagamit nila ay salbutamol, a short-acting beta-2 agonist na minsan may kasamang ipratropium. Lately, may mga pag-aaral na nagsasabi na pinagsamang ICS formoterol ay maaari rin gamitin reliever. Ang dalawang aspeto ng gamutan ay tinatawag na preventer or controller. So kung inyong makikita, yung pangalawang sanhi ng paghihirap huminga sa asthma ay ang pamamaga. So kung ito yung normal na daluyan ng hangin, sa asthma namamaga po siya. So ano ho ang magpapaimpis ng pamamaga niyan? Yung anti-inflammatory inhalers na yan. Like I said, my example niyan is budesonide, fluticasone, beclometasone. Ang trabaho niya ay paimpisin ang pamamaga sa loob ng daluyan ng hangin para lumuwang ang daluyan ng hangin. Kalimitan, ito ay may kasamang bronchodilator tulad ng formoterol at salmeterol. So ito po ang aming gabay. Bilang mga espesyalista sa baga, ito po ang aming gabay para malaman kung anong gamot ang ibibigay sa pasyente. Step 1 kung mild, step 2 kung mild to moderate, step 3 kung moderate, 4 and 5 para sa severe. Of course, palala ng palala ang severity ng asthma mo, padami ng padami ang gamot na ibibigay sa iyo. So, sino ba ang nasa panganib na atakihin anytime? Okay? So, kahit kagamot yung pasyente, pero kung patuloy siya naka-expose sa mga bagay na nagdudulot ng kanyang atake or patuloy siyang maninigrilyo, of course, mayroong risk na atakihin siya anytime. Kung kahit siya ay gumagamit ng inhaler, madalas pa rin siya magkaroon ng symptoms tulad ng pag-uubo, hingal hapon na nagdudulot ng hirap huminga, ibig sabihin, hindi maganda ang symptom control niya, so pwede siyang atakihin. Kung napapansin ng pasyente na napapadalas ang pangangailangan niya ng kanyang relievers sa pamamagitan ng inhaler o nebulization, isang indikasyon niya na hindi maganda ang control ng asthma mo. And of course, kung ikaw ay hindi gumagamit ng maintenance medication mo, pag sinabi kong maintenance medication, ang tinutukoy ko po ay yung mga anti-inflammatory. Kung ang pasyente may kasaysayan ng pagkaka-confine sa hospital for asthma within the past year, especially madalas na ICU, malaki po ang risk na sila ay magkahika muli. At kung kahit po nakagamot, ay patuloy pa rin po silang may allergic rhinitis at hindi ginagamot or may acid reflux, pwede rin pong siyang pagmula ng pag-aatake sa hika. So, anong dapat gawin kapag inaatake? Maalala ko yung sinasabi ng teacher ko, guru ko noon. First, do not panic.
daw po tayong mataranta. Sit, find a quiet place, sit, and try to stay calm. Use your relievers as needed, either by nebulizers or by inhalers. Of course, kung hindi ka ma-relieve in 2 or 3 tries, maybe it's time to seek professional help. So, ito ang mga severity classes ng asthma. So, merong mild, moderate, severe. Ang hinalha po ay nangyayari lang pag naglalakad, mild ka. Kung nagsasalita, moderate. Kung kahit nakapahinga, severe po yan. So, kung ikay nakakapagsalita ng mahahabang pangungusap, mild lang yan. Kung puro phrases lang, moderate yan. Pero kung pa isa-isang salita lang, ay severe na yan. Naapektuhan din ang iyong sentido. Kung agitated ka, mild. Kung sobrang agitated ka, severe. And of course, yung paggamit ng accessory muscles tulad ng muscles sa likod at marami pa ang iba. So, ano-ano ba ang prinsipyo sa pag-manage ng asthma? So, number one, ang mabisang paraan ng paggamot ng asthma ay ang magkaroon ng magandang relasyon ang pasyente at ang doktor. Talk to your doctor. Sa pagitan ng inyong doktor at kayo, makakadevelop kayo ng tinatawag na action plan. Education is key. I always tell my patient, knowledge is power. Kung alam mo kung ano nangyayari sa'yo, alam mo ang gagawin mo at hindi ka matataranta. Importante din na matuto kayong gumamit ng inyong inhaler sapagkat anumang bisa galing o sabihin natin mamahalin yung inhaler niyan, kung mali ang paraan ng ating paggamit, hindi ho siya makakarating sa paroroonan, which is your lungs. Iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng iyong atake. And of course, bilang isang pulmonologist, lagi ko sasabihin, stop smoking. The second part is assessing for asthma control, okay? So, imo-monitor natin yung symptoms natin. Sa ganitong paraan, malalaman ng pasyente kung sila ay nasa panganib at atakihin anytime. Identify warning signs and symptoms, okay? So, speaking of control, pwede natin gamitin gabay ito. Actually, 4 na bagay lang ang dapat nating tandaan. Kung ikaw ay may symptoms sa araw, higit sa 2 beses sa isang linggo. Kung ikaw ay nagigising sa gabi, higit sa 2 beses sa isang linggo. Kung ikaw ay napapadalas ang gamit ng reliever or inhaler mo at nalilimitahan ang iyong aktibidades, maaari natin sabihin na ikaw ay hindi maganda ang asthma control. So, it is important, pag ikaw ay nakita ng doktor, bibigyan ng inhaler, ikaw ay mag-follow up after 2 or 3 months. Kung ikaw naman ay kagagaling lang sa atake, as early as 1 to 2 weeks after your attack, you need to follow up. Now, there are some women, pregnant women, who have asthma only when they're pregnant. So, their follow-up is quarterly. Parang prenatal lang. And the third, ang pangatlong prinsipyo ng management is assessment for treatment issues. When your symptoms are not relieved, you may need to adjust medication. Dok, gamit ako ng gamit ng inhaler, hindi ako nagiginawaan. So, tingnan natin, may problema ba yung paraan ng paggamit ng inhaler? Ayan ay nakasaad sa action plan. Doon pa lang sa unang pagkikita o pagkakausap ng doktor at pasyente. Tanungin din natin sila kung may concern sila sa kanilang inhaler. Kung takot silang gamitin ang inhaler nila at bakit. And of course, always remember, kahit naturuan mo na sila nung unang beses sa paraan ng paggamit ng inhaler, hindi katakatakang sa pagbalik sa doktor, medyo nalimutan na ulit yung tamang paraan ng paggamit ng inhaler. Kaya kailangan matmaya chinecheck.
So, tapusin ko na po ang aking talk this afternoon with some reminders. Ito po ay base sa aking 20 years na experience as a pulmonologist. Ito po ang mga misconception na aking napansin sa mga pasyente ko. Una, nais ko ipabatid na ang asthma ay hindi infeksyon, hindi nakakahawa. Maling sabihin, inubo yung katabi mo, kaya hinika ka. Or may hika yung katabi mo, kaya ikaw din ay hinika. Pangalawa, hindi po nakaka-addict ang inhaler. May mga pasyenteng takot magsimula ng inhaler because sa kanilang pakiramdam, for life na po silang gagamit ng inhaler. And of course, it's important to teach the patient tamang technique sa paraan ng paggamit ng inhaler. Sometimes, sabagay maraming millennial ngayon, I ask my patient to go to YouTube. And then, may mga video tutorials doon on how to use your inhalers. And mali pong isipin, Doc, inuubo ko, bigyan mo ako ng antibiotic sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ang ubo ay infeksyon. And finally, I would like to say, the best way to manage asthma is to try to prevent asthma symptoms from even starting. And with that, thank you for listening. Okay, thank you very much, Dr. Gigi. Indeed, that was a very comprehensive lecture. Okay, I'm sure marami sa audience natin ang nagdagdagan ng kaalaman tungkol sa asthma. And later on, may mga katanungan na tayo dito sa ating chat group. Okay, so again, sa mga nakikinig at nanonood po ngayong hapon, mag-send lang po kayo ng inyong mga questions at sasagutin po ni Dr. Gigi kay ang inyong mga katanungan, no? Okay pa po kayo diyan? Okay pa? Okay ho kayo? Okay. Okay, so medyo pasensya po kanina, nagkaroon ng technical problem kasi po lumakas po ang ulan, so yung aming internet and nadamay po sa lakas ng hangin. Anyway, I'm sure okay na pong lahat and hopefully sa second speaker, wala na po tayong maging problema. Okay, so to proceed, we'd like to call on a consultant at the UST Hospital to talk on COPD or chronic obstructive pulmonary disease. We have Dr. Cristina Marañon. Okay, go, Dr. Tina. Isang maulan na hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Marañon at narito po ako upang talakayin ang isa sa mga sakit na nangangailangan ng pangmatagalan na pag-aaruga ng mga doktor katulad namin na espesyalista sa baga. So ang ating pag-uusapan po ay ang COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Dito po sa ating maliit na talakayan, atin pong sasagutin ang mga katanungang paano po nakukuha ang COPD? Sino po ang pwedeng magkaroon nito? Ano po ang mga pwede nating gamutin? Paano po ito natetest at paano po ito naiiwasan? So, ang COPD po or chronic obstructive pulmonary disease ay isang pangmatagalan at permanenteng pagkasira at pagkipot ng mga daanan ng hangin ng ating baga. Ang epekto po nito ay mahinang pagdaloy ng tubig at ng hangin sa ating baga. Ito ay may dalawang klasifikasyon na tinatawag pong chronic bronchitis at emphysema. So pag narinig niyo po 'yon, ibig sabihin COPD po 'yung pasyente po. So atin pong balikan po na banggit po ni Dr. Gigi kanina ang ating paghinga. Pag tayo po ay humihinga sa ating ilong, dumadaan po ito sa mga malalaki at maliliit na daanan ng hangin papunta po sa ating alveoli. Yung alveoli po ay yung parte ng ating baga kung saan po nag-e-exchange ng carbon dioxide at ng oxygen po. Ang carbon dioxide ay pinipiga palabas samantalang ang oxygen po ay pumupunta po sa ibang bahagi ng ating katawan na pinaka nangangailangan nito tulad ng ating puso, baga, kidneys at iba pa. So ang nangyayari po sa COPD ay parehas pong naapektuhan ang ating tubo ng daanan ng hangin at ang ating alveoli. Dito po sa picture sa taas, nagpapakita ang epekto po ng chronic bronchitis. Ang chronic bronchitis po ay ang pamamaga at paninikip ng mga tubo ng daanan ng hangin.
na kung nakikita nyo po itong linyang ito, ito po ang normal na healthy na baga. At dito po sa kanan ay ang nakikita po ang pamamaga po ng smooth muscle ng ating daanan ng hangin. Kaya po lumiliit po itong gitna o siyang daluyan po ng ating hangin. Bukod po dito, nasisira po yung mga buhok sa daanan ng ating hangin, which is tinatawag nating cilia, na siya pong nagwawalis ng plema palabas po ng ating katawan. Dahil po nasisira na ito, ang nangyayari po, nagkakaroon po ng makapal na plema na hindi po maalis-alis or hindi po mawala-wala. Mahahalin tulad po ito sa isang hose, sa hardin or kaya sa ating tubo sa kusina kung saan po numinipis pagka nagkakaroon ng pagbabara at tumukonti po ang daloy po ng tubig. So sa baga, daloy po ng hangin. Dito naman po sa baba ay ang emphysema dito po. Ang emphysema naman po ay ang permanenteng pagkasira po ng dingding ng alveoli natin. Again, ito po yung responsible na magpalitan ng oxygen at carbon dioxide. Mahahalin tulad po ito sa isang sirang gulong. Kung saan po, pag nasira na po o rumupok yung gulong, hindi na po niya na-maintain yung tamang hulma or tamang shape ng ating alveoli at hindi na rin po siya nakakapag-retain ng tamang pressure at volume ng hangin para po sa mabuting exchange ng oxygen. So ang nangyayari po, konti na nga po yung pumapasok na hangin dahil masikip ang tubo, hindi rin po nag-e-expand po ng maayos po ang ating baga. So mababa po ang exchange ng oxygen natin. And since marupok na po siya, hindi na po napipiga ang carbon dioxide palabas po ng ating baga. Kinalaunan, tumataas po yung carbon dioxide po sa ating katawan na alam naman po natin na ito ay lason po. Ito rin po ay isa pang litrato or cartoon ng baga po na may COPD. Sa inyo pong kaliwa ay ang normal na baga, so ito ay pink, healthy. Sa kanan po ay may COPD. Ito ay may itim, may mga uka-uka or blebs po sa taas. Numinipis po yung mga daanan po natin ng hangin at nagiging dilated po yung sa alveoli po natin. So dahil po sa mga pagbabagong iyon, ang tatlo pong simptomas po ng COPD ay ang matagal na paghingal po. Hindi po mawala-wala na hingal, lalo na po kung tayo po ay nag-ehersisyo o di po kaya gumagawa ng mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain, pagligo, mga ganun po. Bukod po doon ay matagal na ubo na tumatagal po ng more than 1 month or 2 months po na hindi po na-explain ng ibang bagay tulad ng infection at allergy. At ang pangatlo po, katulad ng nasabi dahil sa pagkasira ng cilia, ay ang plema po na makapal, na hindi po madaling mawala at hindi rin po madaling mailabas po ng ating mga pasyente. So bakit po ba natin kailangan malaman ang tungkol sa COPD? Ayon po sa datos ng DOH po, ang COPD po ay ang panglima sa pinaka nakakabaldadong sakit. Ibig sabihin ito po ang panglima sa nagiging sanhi ng disability. And ayon po sa datos ng COPD Alliance sa Amerika, 2 out of 5 or 2 sa 5 tao po ay nagre-retire ng mas maaga dahil sa COPD, dahil hinihingal na po sila at hindi kinakaya ang kanilang mga trabaho. Bukod po dito sa pagkabaldado, ayon pa rin po sa datos ng DOH, simula 1992, pang-7 po ang COPD sa top 10 causes or sanhi ng pagkakamatay ng Pilipino sa buong Pilipinas po. At sa WHO po, pang-4 po ito sa buong mundo. Kaya kailangan po natin maitaas ang awareness tungkol po sa COPD. So, paano po ba nakukuha ang COPD? Ano ang sanhi nito at ano ang risk factors? Unang-una po ay ang paninigarilyo. Isa po sa 5 Pilipino ay tinatansya na may COPD. At least 20% po dito ay nakukuha ito sa second-hand smoke. So, hindi po lahat ng active smokers nagkakaroon po nito. Minsan po, yung mga na-exposed sa second-hand smoke po ang nagkaka-COPD. Pero, yung lahat po na nagkaka-COPD ay more often than not dahil sa paninigarilyo po.
So bukod po sa paninigarilyo, exposure din po sa pollution. So pollution dala ng combustion ng mga fuels ng sasakyan or kaya dahil po sa mga exposure sa factory po, yung mga fumes ng factory. Sa probinsya, kadalasan po ang pagluluto gamit ng uling o kahoy at syempre po sa ating magsasaka ang pagkakainin or ang pagsisiga po ng mga dahon. Dahil po dito sa pinaka-apat na common na risk factor sa pagkuha ng COPD, ito po ang mga profile ng mga pasyenteng na kukuha natin. So sila yung mga usual na naninigarilyo or katulad ng nabanggit kasama sa bahay ng mga naninigarilyo. Mga drivers at conductor, mga jeepney drivers po, tsaka yung mga conductor ng non-aircon bus kasi exposed po sila sa pollution. Gayunpaman, mga commuters din po. Mga traffic enforcers, mga naglalako sa kalsada, at syempre po sa probinsya yung mga magsasaka. Sino po ba yung mga sinasabi nating occupational workers na maaaring magkasakit po ng COPD? Sila po yung mga coal miners, yung nagtatrabaho sa minahan, construction workers na nag-aano po ng semento, at saka po yung mga exposed po sa mga grains or kaya sa cotton. Sila po yung madalas din pong pwedeng magka-COPD. So, tandaan po, ang COPD po, ang epekto po nito sa ating baga ay irreversible. Permanente na po ito. So, ibig sabihin, pag nagkaroon po tayo ng COPD, hindi na po maibabalik sa dating hulma or dating sigla ang ating baga. Hindi po katulad ng asthma na ang pagkakasikip po ng daanan ng hangin natin ay pwedeng temporary or reversible po. Gaya rin po ng nasabi ni Dr. Gigi kanina, hindi po nakakahawa ang COPD. Hindi po kinakailangan na iwasan or i-isolate yung mga taong may COPD. So, kailan po ba kayo magsususpetsa na meron po kayong COPD? Unang-una po, kung meron po kayong simptomas. Yung nabanggit kanina, yung tatlong simptomas po, matagal na pag-uubo, hingal, at problema na hindi mawala-wala. Bukod doon, kung ikaw ay 40 years old pataas, doon po usually unang nakikita ang simptomas ng COPD. Bukod po doon ay may history po kayo ng paulit-ulit na infection sa baga, especially pulmonya. Mga twice or thrice a year po na nagkakaroon ng infection. Not necessarily na na-admit, pero po basta nagkaka-infection at nangangailangang gamutin ng antibiotics. At ang pinaka-importante po ay ang malakas na paninigarilyo or exposure po sa taong malakas manigarilyo. At kinocompute po dito ng doktor yung tinatawag na pack years. Yung pack years po ay ang pag-compute nito ay kung ilang kaha ng sigarilyo ang ginagamit nyo po sa isang araw, minumultiply po ito sa kung gaano po kayo katagal nanigarilyo. So halimbawa po, kung may nagkonsulta po sa akin na 40 years old na pasyente at naninigarilyo po siya ng dalawang kaha or 40 sticks kasi ang isang kaha po ay 20 sticks. Kung naninigarilyo po siya ng dalawang kaha sa isang araw, simula ng 15 years old siya. So ibig sabihin, 40 years old minus 15, naninigarilyo po siya for the past 25 years. Ang magiging pack years po niya ay 50. At sa aming mga doktor, ang cut-off po para po masabi na or magsuspect siya na may COPD po ang isang pasyente ay 20 pack years po. Okay? So, paano po ba natin makukumpirma or matetest kung tayo po talaga ay may COPD? So, katulad po sa asthma, ang test na ginagamit po namin ay spirometry. Ito po ang itsura niya. Dito po pumapasok ang pasyente, dito po siya hihinga at nakakabit po ito sa computer. Yung computer po ang mag-aanalisa ng pagsisikip ng daanan ng hangin. Tapos, itetest po siya kung bibigyan ng gamot yung pasyente at itetest po kung nare-reverse or naibabalik yung pagkipot ng daanan ng hangin or hindi. Pag nare-reverse po siya, asthma po ito. Pag hindi po siya nare-reverse, yun po ay COPD. Ganun po namin na-distinguish po sa test po na ito kung asthma or COPD po yung pasyente. Bukod po sa pag-diagnose ng COPD, sinasabi po sa atin ng spirometry kung gaano po kalala yung pagsisikip ng daanan ng hangin. Naka-classify po kasi kung mild, moderate, moderately severe or severe. So para po itong staging ng ibang sakit, katulad po ng
cancer kung may stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, at para pong sa hypertension na may stage 1, may stage 2. Ganoon po natin chine-check. Bukod po sa pag-diagnose, ginagamit din po namin ang spirometry para ma-check po kung nagre-respond sa gamot ang pasyente. So after some time, pagka binigyan po natin ng gamot pang COPD yung pasyente, minomonitor po natin kung kamusta yung epekto ng gamot sa pagsisikip ng daluyan ng hangin po niya. So mag-guide po ang doktor at ang pasyente kung may epekto po yung gamot po para sa kanya, para alam kung magdadagdag pa po or hindi. Bukod po ito sa mga pag-monitor ng sintomas ng pasyente. Bukod po sa spirometry, nagpapa-request din po ng chest x-ray ang doktor pag nagsususpecha po ng COPD. Natutulungan po ang mga doktor na mag-rule out ng ibang maaaring sanhi ng paghingal bukod sa COPD. Tulad po ng pulmonya, kung may nakikita pong dumi sa baga na mukhang pulmonya, number one. Number two po, kung may tubig po sa labas ng baga, katulad po ng pleural effusion, or kaya iba pa pong mga maaaring sakit kung may broken ribs po, fracture, na pwede pong maging sanhi po ng hindi pag-expand ng maayos ng baga. Bukod po sa pag-rule out ng ibang mga sakit po, tinutulungan din po tayo ng x-ray na makita kung gano'n na po kalala yung epekto ng COPD sa ating baga. Maaari po tayong makakita ng flattened diaphragm or yung tinatawag namin flattened diaphragm at saka po yung presensya po ng blebs or bulle po sa baga, which will signify na later stage po ng COPD. Kung nagsususpecha po ang doktor ng ibang pangsakit or komplikasyon dala ng COPD, maaari rin po siyang magpa-request ng ibang mga test sa dugo. So, ang isa po dito, yung CBC or yung complete blood count, chine-check po natin yung hemoglobin natin dito. Yung ABG, yung arterial blood gas, chine-check po natin yung oxygen at carbon dioxide po sa ating katawan. Katulad ng nabanggit kanina, maaaring mataas ang carbon dioxide at mababa ang oxygen. And lastly, kung meron na po bang komplikasyon sa puso, pwede po nating i-check ang pintig ng puso sa pamamagitan ng ECG at kung malaki po ba ang puso natin sa tsaka kung gaano ka lakas pa po itong mag-pump ng dugo sa pamamagitan ng 2D echo or ultrasound po ng puso. So, ito po ay ang table na gumagabay sa aming mga doktor para po ma-classify po kayo kung kayo po ba ay mild, moderate, severe, or very severe po na COPD. Ito pong mga numero dito ay ito po yung lumalabas sa spirometry. At bukod po doon, nagtatanong din po kami ng simptomas sa inyo. Ang pinaka-importante po sa amin ay ang paghihingal para po stratify po namin kayo at alam kung anong klaseng gamot ang ibibigay. Ang madalas pong naitatanong po ng doktor na ginagamit na scale ay yung MMRC or Modified Medical Research Council Dyspnea Scale. Tinatanong po ang paghingal kapag walang ginagawa, kapag ka may ginagawa na pang-araw-araw katulad ng pagbibihis or pagbanyo, pag naglalakad ng 100 metro, pag naglalakad sa flat surface, pag uphill, or kaya pag severe exercise. So, ang gusto po natin ay nasa zero po ang pasyente natin. Pag tumataas po yan, ibig sabihin po, mas lumalala po yung sakit ng pasyente at hindi po natin nakokontrol. So, isa rin po ito sa binanggit ko po kanina, yung MMRC, ay chine-check natin kung gaano kalala ang paghinga ng pasyente. At dito po sa kaliwa, tinatanong rin po natin kung gaano po kadalas ma-ospital or atakihin ng COPD yung pasyente. Kasi ito po ang maggagabay sa aming mga doktor kung anong klaseng pausok ang ibibigay po namin sa aming mga pasyente. So, tandaan nyo po na pag nagpakonsulta kayo, ito po ang mga madalas na itatanong po sa inyo. So ano po ba ang pwedeng maging komplikasyon ng COPD? Una at higit sa lahat ay ang pagpalya po ng ating baga at ang paulit-ulit na pulmonya. Itong dalawa po ang madalas pong rason kung bakit po nagpapaulit sa ospital ang pasyente. Bukod po dito,
Dahil hindi maayos ang exchange ng oxygen sa katawan, humihina po ang muscles ng katawan natin, most specifically po sa may dibdib at tiyan na siyang responsible po sa ating paghinga or kung saan nakikita ang muscles of respiration natin. Dahil po nanghihina ang katawan, nagiging lampa or frail rin po ang mga pasyenteng may COPD. Bukod po dito, nagkakaroon din po sila ng anxiety or depression dahil hindi na po nila nagagawa yung usual nilang gawain dala po ng kanilang paghihingal. At gaya ng nabanggit, maaari pong pumalya ang puso dahil po matagal na panahon na mababa ang oxygen sa katawan. Maaari pong magkaroon ng abnormal na pintig ng puso or paglaki nito at minsan po nagdudulot po ito na magmanas ang pasyente at magkaroon po ng tubig sa bagay yung pasyente na mas nagko-contribute or dumadagdag po sa kanyang hirap sa paghinga. At dahil paninigarilyo ang sanhi ng COPD, di malayo po na pwede rin pong magkaroon ng cancer sa baga ang pasyenteng may COPD dala po ng kanyang paninigarilyo. So ito po sa inyong screen ang karaniwang itsura ng pasyenteng may COPD. Sa inyo pong kaliwa ay ang pasyenteng may emphysema. Usually sila po ay payat dahil po may muscle wasting na tinatawag at sila po ay nangangailangan ng oxygen dahil mas malala po ang kanilang paghingal. Sa kanan naman po ay ang pasyenteng may chronic bronchitis. Usually po sila ay manas kumpara po sa pasyenteng may emphysema. So baka maitanong nyo po, sino po ba ang mga ang kilalang personalidad na may COPD? Dito po sa Pilipinas, ang ating comedy king na si Dolphy po, ang isa sa mga personalidad po na may COPD. At siya po ay namatay po noong 2012 dahil po sa mga komplikasyong dala nito. So, paano po ba gamutin ang COPD? Gusto ko lang pong i-stress or i-highlight na wala pong lunas ang COPD. Ang mga binibigay pong gamot ng doktor ay para po sa mga sumusunod na layunin. Meron po tayong short-term and long-term goal. So ang ating so yung mga gamot na binibigay po natin, ang gusto natin sa short-term ay para mawala po ang simptomas. Simptomas ng pagkahingal, pag-uubo at ang plema. At ang long term ay para maiwasan po ang tuluyang pagkasira ng baga. Gusto nating i-decrease yung rate ng paghina ng baga para po mas ma-preserve po natin ito at hindi magkaroon ng komplikasyon ng COPD na pwedeng madamay ang iba't ibang parte or organ system ng katawan tulad ng nasabi kanina. Bukod po dito, ang isa sa mga long-term goal kung bakit tayo nagbibigay ng gamot ay para ma-prevent po ang exacerbation or pag-atake po ng paghingal or paghirap sa paghinga. And lastly po, ang mga binibigay nating gamot ay upang mapanatili po ang kalidad ng buhay ng ating pasyenteng may COPD. So ano po ba ang pwedeng maipayo sa inyo ng doktor or i-prescribe pagka po kayo ay nagkonsulta? Unang-una po ay sasabihan po kayong tumigil kung kayo ay naninigarilyo or umiwas sa taong may naninigarilyo po. So, baka magtanong kayo, magbe-vape na lang ako. Uso siya e-cigarette, electronic cigarette. Hindi rin po siya advisable. Kasi po, ang mga chemical na nakikita po sa pagbe-vape ay meron din pong nicotine at may mga iba pa pong chemical katulad ng mga metals na pwede pong magkaroon po ng adverse effect or panghihina po pagkasira ng ating baga. So, una't higit sa lahat, tigil po sa paninigarilyo at huwag din pong subukan na mag-switch sa vaping. Pangalawa po, nagbibigay po ng iba't ibang klaseng inhaler po sa ating pasyente at tableta po na maaari pong magpaluwag ng daanan ng hangin. Pangalawa, pwede rin pong magbigay ng tableta para po makontrol yung plema para mas madali pong mailabas ng pasyente at hindi po magbara sa mga maliliit na daanan ng hangin at pwedeng mag-cause ng infection. Pangatlo, kung nakitaan po may infection ang pasyente, pwede pong bigla ng tableta na antibiotics po na nararapat po para sa kanyang sitwasyon.
Sa mga ibang pasyente, nangangailangan din po sila ng oxygen. So ito po yung isang example ng portable oxygen. Para po makatulong po na hindi mapagod ang ating baga at puso. Pinapa-enroll din po sila sa physical therapy or pulmonary rehabilitation para po mapanatiling masigla ang muscles po nila, especially yung upper body po, para po maturuan, makondisyon po yung mga muscles natin for respiration. So yung diaphragm, tsaka po yung sa chest muscles natin. Bukod po doon, tinuturuan din po sila ng tamang breathing exercises para po makontrol po nila yung paghinga nila at hindi po sila madaling hingalin. And syempre, tinuturuan po silang kumain ng mga masusustansyang pagkain para po maiwasan po ang pagkakasakit para lumakas po ang kanilang resistensya. Ang mga ibang abiso po na maaaring sabihin ng doktor ay magsuot ng face mask para hindi po mahawaan ng ibang sakit and especially umiwas po sa mga matataong lugar. And bakuna po, ang common na linerekomenda po namin ay flu vaccine po, which is yearly. And ang pneumonia vaccine, depende po sa type ng pneumonia vaccine, yung scheduling po natin. So mainam po na magpakonsulta sa ating doktor. And lastly po, tinuturuan din po sila ng tamang cough etiquette para po mailabas nila ng maayos yung kanilang plema at para po hindi rin po sila makapanghawa ng ibang tao kung sila ay may pulmonya sa panahong sila ay nag-uubo. Paano naman po ang mga kamag-anak ng pasyenteng may COPD? So, tinuturuan din po natin sila ng tatlong bagay. Una, ang home care. Pangalawa, ang social and emotional support. And lastly, financial support. Unahin muna natin yung financial kasi po alam natin na ang COPD ay pangmatagalang sakit. Wala po itong gamot, walang lunas, kaya po ine-expect natin na pang-lifetime na po ang gamutang ito. Kahit wala pong nararamdaman ng pasyente, kailangan pong i-take yung mga medications po na prescribe sa kanya ng kanyang doktor. Ine-expect din po natin na labas-pasok sa ospital ang mga pasyente, lalo na pag nasa mga end stage or stage 4 na po sila ng kanilang sakit. So, kinakailangan po ng suporta ng pamilya upang ma-maintain po yung gamutan ng pasyente. So, ano po yung examples ng home care? So, usually, inaabisuhan kung paano po mag-a-adjust sa bahay, lalo na kung may hingal ang pasyente. Instead na sa second floor, sa first floor na lamang po mamalagi ang pasyente. Kung nangangailangan ng wheelchair, gagabayan po. Kung kailangan pong maglagay ng mga hawakan sa banyo para po maiwasan po ang pagkahulog at saka para po may mahawakan ang pasyente o malalay po pag siya ay hinihingal sa banyo, yun po ang ginagawang mga structural changes. Bukod po doon ay ang paghahanda ng gamot, pag-supervise sa tamang pag-inom nito or tamang pag-inhale, at saka po paghanda ng gamit, pagtulong na rin po sa paglinis ng katawan ng pasyente. Ano naman po yung examples ng social and emotional support? So, ang example po nito ay ang pag-engganyo sa pasyente na mag-exercise or di kaya mag-deep breathing at saka po syempre tumigil, ang higit sa lahat, tumigil sa paninigarilyo. Kailangan po ng suporta ng pamilya po doon. So, isa sa mga huling slides po, ano po ba, paano po ba naiiwasan ang COPD? Ang COPD po kasi ay isa sa mga preventable diseases sa ating katawan. So, ang tanging paraan lamang po na maiiwasan ang COPD ay ang pagtigil, agarang pagtigil po sa paninigarilyo or pag-vaping or pag-iwas po dito. So, dahil ang paninigarilyo po ang number one cause nito, so ang pagtigil nito ang siyang pwedeng maghinto sa daan papuntang COPD. So, alam naman po natin na nasa huli ang pagsisisi. So, habang maaga pa po, ay wag na nating simulan or itigil na po natin. So, with that po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Dr. Tina, sa, again, no, napaka-lawak na lecture, no, tungkol sa COPD. Okay, so
we're ready now for our open forum at sa ating chat page. Medyo marami ang mga gusto itanong, no, ating mga audience. Okay, so simulan natin. No, halos pareho kasi ng question si Belle and Michelle. Hello, Belle and Michelle. So question nila is there a vaccine specific for asthma? Okay. And considering na I think they have allergic rhinitis also. Okay, so anyone? Or Dr. Gigi? Is there a specific vaccine daw, no, coming from Belle and Michelle? Okay, there is no vaccine for asthma. Remember, asthma is not an infection. Vaccine works well with infection. So, but it is advisable for patients with asthma to have flu vaccines annually para mabawasan yung pagkakataon sila itrangkasuhin. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag pwedeng atakihin tayo ng hika kung pagkatapos ng isang trangkaso. So, if only para lang mabawasan ng pagkakataon na matrangkaso ka, pwedeng mag-vaccine. Pero hindi para tanggalin ang asthma mo forever. Okay, thank you. I think sa COPD naman, na-discuss din naman ni Dr. Tina ang kahalagahan ng bakuna. Okay, so I think she also advised na patients with COPD receives flu vaccine and pneumonia vaccine. Tama, no, Dr. Tina? Yes po. Tama po, Dr. Giang. So ulitin po natin po na ang flu vaccine po ay kinakailangan pong i-update yearly po. Ang abiso po ay abangan po ang paglabas ng flu vaccine. Usually summer po siya linalabas, May or June. Para po pagdating ng tag-ulan, ngayong mga July or August, ay protektado na po yung ating pasyente. So again, yearly po ang flu vaccine. Yung pneumonia vaccine po, magdedepende po kasi yon sa vaccination history ng pasyente. So yung doktor po natin ang magde-decide kung kailan, kung kinakailangan pong turukan ng pneumonia vaccine yung pasyente. Okay, thank you, Tina. Ito, curious ako dito, no, kasi coming from an intern Mitch Maristella, birthday daw niya ngayon. Happy birthday, intern Mitch! Happy birthday sa kabanagi. Sa kabanagi intern, happy birthday. And anyway, may question naman siya. Hindi lang siya nagpa-shout out lang. Sabi niya, ewan ko baka nandiyo-joke lang to, ah. Meron daw bang brand ng cigarette na mas mabilis mag-ano ng COPD? Siguro mag-develop ng COPD, no? Pare-parehas lamang po sila, sir, na equally potent, kumbaga sa tawag namin sa mga gamot. Wala pong parang, kung baka po kasi baka naiisip nyo na yung mga cigarette lights na tinatawag ay mas hindi po nakakap pagdulot ng COPD. Hindi po. Kasi po parehas lang po silang may mga nicotine din po. Plus, hindi lang po nicotine yung active ingredient sa mga sigarilyo na maaari pong magsanhi ng pagkasira ng baga. So, ang sagot po ay wala. Pantay-pantay po sila. Okay. Intern Mitch, ha? Pantay-pantay. May isa pa siyang paabol daw. Last na daw. Paano daw yung mga naninigarilyo ng pabaligtad? Ay, yung parang, cancer. Yung nga. Nga. Mas mabilis daw ba ang pag-develop nila ng COPD kung yung may Mitch ay nasa loob ng bibig? Yes po. Oh, and okay, mas mataas din po ang risk natin magkaroon ng cancer po pagka pabaliktad ang ginagamit pong paninigarilyo natin. Okay, okay. So, intern Mitch, ha? Nasagot na yung mga tanong mo. Happy birthday. Sa office. Ha? Handa mo. Maraming salamat. Okay. Ito, interesting to. Okay, pareho parang Dr. Gigi and Dr. Tina. Ano daw ba ang mas maganda para sa COPD at asthma? DPI or MDI? Coming from Anne. Okay, so I will start bilang miyembro ng Council on Diagnostic and Therapeutics. Okay, kung malaking bagay ang tinatawag nilang inspiratory effort or kung tawagin ko hagod. Kung ang pasyente ay magaling humagod, humigo, kahit ano po, kahit po
pressurized metered dose inhaler or dry powder inhaler. Pwede. Ang pinagkaiba po sa pressurized metered dose inhaler, kailangan po mayroong hand breath coordination. May tamang paraan po ng paggamit. Kasi kung mali po ang ating paggamit, eh hindi po makakarating sa bagayang gamot. So, nagkakaiba po sila sa paraan ng paghagod. Ang pressurized metered dose inhaler, kailangan ang inhalation ay deep and slow. Malalim, ngunit banayad. So, ganun lang. As opposed, kaliwas naman po sa mga dry powder inhaler na kailangan ang hagod ay malakas. Ganun. So, depende po sa pasyente kung ano ang kaya niya. So, I hope that answers your question. To add po, so bukod po sa inspiratory force po ng pasyente, amin din pong iniisip po, no, number one, yung age ng pasyente. Number two, yung literacy. So kung naiintindihan po ba niya yung tamang paggamit po ng mga iba't ibang klase ng inhaler. Usually po, yung active ingredients po para sa asthma ay meron po pareha sa PMDI at sa DPI. So kung ano po, ay parang parehas po sila ng mga gamot po. Magkakamag-anak naman po. So it will depend on the age, yung literacy, hand breath coordination. Ibig pong sabihin kung kaya pong sabayan ng pasyente ang pagpindot at paghinga po doon sa inhaler. And lastly po, yung nasabi nga po ni Doktor, yung inspiratory force natin. So yun po yung mga iniisip natin po para po makapag-prescribe po tayo ng tamang inhaler. And also, okay. I tell my patient, pag-uwi, you go to YouTube or look for video tutorials how to use dry powder inhaler, how to use pressurized metered dose inhaler, at pwede nilang sabayan yun. Kasi even if ipaliwanag namin ang harapan sa clinic, minsan, pagdating sa bahay, nalilibot kung paano ang paggamit. So, dinadagdag ko rin yung pagtingin nila sa mga video tutorials. Opo. Tama po. Okay. Kaya po, baka po kasi magsabi kayo na, ito yung inhaler ko, ba't hindi gumagamit sa kakilala ko? Kasi iba-iba nga po ang, may mga factors po ng tamang pag-prescribe po ng inhaler po. Okay. Since na-mention nyo pareho yung spirometry, nagtatanong ng presyo. Pero I think it depends, no? Depende yan sa institution, no? So, hindi kami makapagbigay ng presyo po dito. Okay. Magandang tanong natin, dati po, naalala ko, sabi ng lola ko, uminom daw po ako ng pinakaloang butike. Yes. Ano po ba ang basis, bakit po dati daw butike, ano yun? Katas ng butike ang iniinom na may asthma. Ngayon may mga DPI na, NDI na po daw na sinasabi ngayon. Yan kasi yung mga tinatawag nilang old wives' tales. Panahon ng ating mga ninuno, yun ang ginagawa. Ang teknik dyan, susunugin yung butike, tapos pag abo na, duturugin, ihahalo sa inumin. I tell my patients na hindi po yun effective at mas maaari pang maging mapanganib sa pasyente. Wala pong nasusulat sa mga literatura, sa mga research, daan-daan pag-aaral ng mga doktor, wala pong nakikitang epekto ang orbisa ang putik sa hika. Okay. Baka siguro kaya nauubos ang butike sa bahay nila. Ginagamit pala, no? Barbecue pa. Okay, Doktora Tina, yes po. Gaano daw kabilis lumala ang COPD? I think na-discuss mo naman to kanina, no? Pero siguro baka kailangan lang iulitin para sa kanila. So usually po, sa normal na tao, kada taon po, pag tayo ay tumanda, nagkakaroon po ng pag-decline ang ating baga. Nababawasan po ng 15 ml po ang ating baga kada taon pag tayo ay tumanda. Pag tayo po ay may COPD, times 4 po ito. So 60 ml po ang nababawas na
kapasidad po ng baga pag tayo ay may COPD. And more often than not, pag hindi po natin ginagamot ito, mas napapabilis po. So, kaya po yung nabanggit natin kanina na ang layunin pag nagbigay ng gamot ay para pabagalin po yung rate ng pagbagsak po ng ating baga. So, it would depend din po kasi kung anong stage na po ng ating COPD pag tayo ay nagpakonsulta. Pero syempre, pag mas higher stage, mas mabilis po ang decline po natin. Okay. Doktora Gigi, I'm not sure kung kamag-anak mo to. Nagsabi ka ba sa kanila na meron kang ano? Kinabahan akong bigla. Hindi. Anong nais? Meron siyang COPD saka hypertension. So, permanent na daw ba ang pagiging hypertensive niya pag may COPD siya? Siguro hindi naman pulmonary hypertension, no? Baka yung alta pressure siguro. Ibig sabihin ni Mr. Miguel Garcia. Ah, hindi ko siya kamagkaya. Anyway, sa tingin ko permanent kasi katulad ng ipinaliwanag ni Tina, ang COPD po ay irreversible, ang pinsala sa baga ay permanente, at habang nagkakaedad ang pasyente, nagkakaedad din ang baga. So, sa totoo lang, ala pong gamot sa COPD. Now, the same way, I think, sa hypertension, if this is a progressive disease, mostly it affect make worse with aging. So, ang gamot sa parehong sakit ay panghabang buhay na. Okay. Malungkot naman pala, no? Panghabang yes. May forever. Forever na sakit. Okay, from Giancarlo Blasquinio. Ang asthma po ba pwede pumunta sa COPD? Kung ikaw ay bilang asthmatic ng iyong bata ay nanigarilyo, maaari. Opo. Kung that's one. Number two is kung nung bata ka, dati namin sinabi may asthma pero hindi ka nag-maintain ng gamot. Okay? So, nagkakaroon ng compromise, airway remodeling sa iyong lungs and eventually, pagtanda mo, irreversible na yung iyong pulmonary function test, parang COPD na siya. So, kailangan mag-maintain ka ng inhalers mo. Opo, tama po. Meron pong tinatawag po, sir, na asthma COPD overlap po, no? So, katulad ng nabanggit ni Dr. Gigi, maaari pong magkaroon or maaari pong mag-progress sa COPD ang isang taong may asthma kapag po meron yung mga risk factors na nabanggit. And ang pinaka-importante is yung paninigarilyo po. Okay, so again, ina-emphasize ng ating mga doktor, no? Na iwasan or huwag manigarilyo. Okay. This is for Dr. Tina. Okay. Meron po bang exercise na pwede sa COPD patient? I think you mentioned a while ago about the pulmonary rehab siguro, no? Apo. So usually po, ma'am, tinuturuan po sila ng, as warm-up, tinuturuan ng mga stretching exercises po. Tapos pinaglilift din po namin ng weights, weightlifting po sa upper body, usually 1 or 2 pounds lamang po. So sa bahay po, yung isang bote po, 500 ml or 1 liter po ng what you call this, ng tubig or kaya ng mga coke, mga soft drinks, pwede pong yun yung pang i-gamitin po ng pasyente po for upper body. Bukod po doon, walking po ang isa sa mga best po na exercises, pero wag po pilit. So usually, since mababa na ang lung function ng mga pasyenteng may COPD, 20 to 30 minutes po a day of normal na walking po, yun po yung inaabiso po natin sa mga pasyente natin. Okay. Mayroon po bang vitamin specific for asthma or COPD? At kung meron, anong vitamins po ba ito? Parang magpapareseta po yata. Well, sa totoo lang, lagi kong sinasabi sa pasyente ko, walang vitamins na nakatuon para sa baga lang. Ang kalimitang mga vitamins ay para sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. So, in terms of vitamins, madali naman magbigay ako ng vitamins and then let you know it's for the lungs. So, if you want to take vitamins, then go ahead. It's okay.
But just so you know, hindi lang po siya specific for the lungs and it will affect your whole body. Of course, proper nutrition will always augment the use of vitamins. Opo, tama po. Wala pong vitamins po sa baga. Okay. Meron po akong asthma, pero nawala na siya. And lately, nag-uubo po ako ulit. Do I have to resume my previously prescribed medications? No, I think she is on combination ICS LABA. All right. Well, what I always tell my patients, you don't really get rid of your asthma. It's like isa siyang katangian na dala mo na nananahimik dyan. Isang trait na lies dormant until bigla na lang may isang bagay sa buhay mo na sabihin natin magti-trigger nun ay mukhang bumalik. Pero actually, hindi naman siya nawawala. If your symptoms ay na nararamdaman mo dati ay nararamdaman mo muli ngayon, oo, tamang bumalik ka sa inhaler mo. Pero ang payo ko lang sa'yo, magpatingin ka muna sa doktor kasi hindi po lahat ng hingalhapo ay hika. May mga ibang karamdaman din na maaaring magpresentasyon ay hika, hapo, hirap huminga o pag-uubo. Okay. Doktora Tina, pwede po bang, I think, may inquiry dito about secondhand smoking? Apa. Okay, so I think she gusto niya maliwanagan, no? Tungkol sa secondhand smoke. Okay, so yung secondhand smoking po ay equivalent po siya halos sa parang ikaw na ang nanigarilyo. So exposure po sa mga nanigarilyong firsthand ay equivalent na rin po yung para kang first hand na nag-smoke. Katulad ng nabanggit po, no, 20% po ng mga exposed sa second hand smoking ang nagkakaroon po ng COPD. Kasi usually yung mga nagkakaroon po ng COPD dala ng second hand smoke, ang exposure nila mga asawa, nanay, tatay, kapatid, so lagi-lagi po. So hindi man po gagamitin din po yung pack years as computation po, pero applicable po yun para po ma-compute or matignan natin yung risk factor din po natin. Eh, gano'ng kadagal daw para magkaroon ng COPD kung matagal na rin siyang humito ng paninigarilyo? Okay. Parang sabi niya, 20 sticks siya per day for the hindi na siya ninigarilyo for the past 5 years. Okay. So, ang importante po, no, ang sabi po sa mga libro, it takes twice your pack years po para po ma-reverse somewhat yung epekto po ng ating paninigarilyo. So, kung kunwari po kayo ay naninigarilyo ng 20 sticks or isang kaha per day, hindi niya po nabanggit, doctor, kung gano'ng katagal po siya naninigarilyo, no? Basta wala, tinigil lang siya 5 years. Sabi niya lang tinigil siya 5 years. Opo. So, let's say kung 10 taon po kayo naninigarilyo times 1 pack year, it takes around 10 years po bago po mag-start mag-heal or mag-recover po yung ating lungs. So, para po as if hindi nabawasan po yung epekto ng paninigarilyo. So, sa 5 years po, nandyan pa rin po yung epekto ng paninigarilyo. Kaya nga po, medyo mahirap po paara sa aming doktor. Kaya kailangan po ng pangmatagaling pag-aaruga. Kasi kung nag-diagnose na po sila ng 40 years old pataas, it usually lasts them a lifetime na po. Bago okay. po mag-ano po. So again, no, parang gustong ipahiwatig ng mga doktor na igil natin ang paninigarilyo or huwag mag-attempt kay manigarilyo. May isang tanong dito, no? Pareho lang ba yung ginagamit ng mga reliever medications sa asthma at COPD? Kasi siguro economics din ang ano, concerns. Okay. Yes, I think so. Ang reliever ng asthma ay pareho lang ng reliever ng sa COPD. Although ngayon, yung sa bagong guidelines ng GINA,
o yung Global Initiative for Asthma, ina-advocate nila as a reliever yung ICS, inhaled corticosteroids with formoterol. I don't think that is recommended as a reliever for COPD. Yes. Tina? Opo. So yes po, ang ginagamit po natin na pag-relieve po, no, kung sakaling mas hiningal ang pasyente, may tinatawag po tayong bronchodilator or yung short-acting bronchodilator. Usually po kasi yung mga nasa inhaler natin or yung maintenance medication, ang tawag po doon ay long-acting kasi pang matagalan po siya kasi maintenance. Yung short-acting inhaler po, yun yung usually nakikita po natin na binibigay po sa pagpapausok or sa nebulizer. So yun po yung ginagamit nating pang-relieve po ng simptomas po ng COPD. Bukod po doon, pinapakinggan din syempre ng doktor yung baga. Pag may narinig po na huni at pagsisikip sa daanan, binibigyan din po sa ugat, sa suwero, ng anti-pamamaga or anti-inflammatory steroids po na tinatawag. So yun po yung pag-address po ng acute exacerbation or acute na paghingal po ng pasyenteng may COPD. Okay. I think this is a very important question. No? Sa panahon ngayon ng COVID, gaano kataas ang risk na isang asthmatic at isang may COPD? Kasi parang asthmatic siya tapos yung father niya may COPD. Okay. I don't have the exact number kung ano ang risk for a patient na may asthma to have COPD. But it is enough for me to say na anybody with asthma, kung hindi siya mag-take ng maintenance medication niya, maaaring magkaroon siya ng madalas na pag-uubo, hingal, hapo. Pwede rin siyang magkaroon ng COVID. In fact, mas mahirap pa eh. Kasi hindi mo alam kung ang pasyente ay inubo, hinihingal, hinahapo dahil may COVID siya or inubo, hinihingal, hapo. Kasi inaatake siya ng asthma. So to eliminate that as much as possible, sinasabi ko sa pasyente, ngayon ang panahon para wag na wag niyong bitawan ang inyong maintenance medication. This is the time that you should have achieved the best control you can for your asthma. Tina? Po. Para naman po sa COPD, dahil po sira na po yung mga defense mechanism sa ating baga para po labanan ang mga infection po, malaki po talaga ang risk ng pasyente na magkaroon po ng COVID. Katulad po ng nasabi ni Dr. Gigi, wala po kaming eksaktong datos, pero dahil po alam natin ang problema sa asthma at COPD, yun po ang aming kasagutan. Mas mataas po talaga ang risk. Dahil po yung plema, syempre nagbabalik para doon, maaari pong hindi kaagad na iwawalis ng ating baga yung mga virus or bacteria po na pwedeng pumapit sa ating baga. So at risk po talaga sila. Okay, so I think you also emphasized kanina the importance of being vaccinated, no, for flu and pneumonia. Okay. I think this question is related, no, pwede po bang paminsan-minsan lang gamitin ang oxygen? Kasi wala naman daw siyang hingal na kung pwede daw paminsan-minsan. Siguro mahal din ang oxygen tank, no? Tina, apo, I think siya yan. Apo, for COPD patients po, depende po kasi po no sa kondisyon ng puso at saka yung level ng oxygenation sa ABG po natin, yung pag-prescribe po ng oxygen. Pero ideally po, at least 16 hours po na ginagamit po natin yung ating oxygen. Lalo na kung tayo po ay may ginagawa, kunwari maliligo, or kaya kakain, kasi po mas nakaka-expend ng energy po yung mga gawain ito na mas nangangailangan ng oxygen. Tsaka syempre po sa gabi pag natutulog, kasi po minsan po nagkakaroon na rin po ng pagbaba ng oxygen kapag natutulog ang pasyente may COPD. So ideally po sir or ma'am, ano po, lagi nyo pong suot 16 hours a day po. Okay, so ito may question pa dito about spirulina. Paano daw mapapagawa ngayon hindi yata makakapunta sa hospital no? Okay. Kagaya na sinabi ko kanina, bagamat 'yun ang pinakamainam na paraan para malaman siguro, kung ano to, baka siguro gusto nila malaman kung emergency ba kailangan mapagawa ito, no? Kaya siguro tinanong sa atin. Oo.
Para malaman kung may asthma isang tao, kung hindi kaya ng mga test na ito, you can go clinical. Yung kasaysayan ng pasyente, kung paano siya nagkaroon ng mga symptoms in past medical and family history. And from there, pa you can derive kung may asthma o hindi. Ngayon, kung talagang kailangan, usually ang ginagawa nila is make sure na COVID negative yung patient and that yung respiratory therapies ay naka-full PPE gear pag ginawa ang pulmonary function test. To add din po, no, hindi po kami nagpapa-request ng spirometry pag symptomatic or may nararamdaman po yung pasyente. So, yung test po na ito ay maaaring makaantay po. Maaari pong mabigyan na po kayo ng mga gamot po and i-confirm natin at a later time po, syempre, dahil po sa mga conditions po natin ngayon dahil sa pandemic. Okay, so... meron pa po tayong mga 100 questions dito, pero medyo overtime na po tayo. Baka putulin na po tayo ng ating channel. Okay, so, yung iba po, tatsubukan po namin sagutin personally sa page, no, sa PCCP Head Office page at sa Watson's FB page po. So, again, maraming salamat po, Dr. Tina. Thank and you, Dr. Gigi. Thank you very much. Salamat. And of course, sa ating millions and millions of viewers, maraming salamat at lagi kayong nanonood, nakikinig at nagtatanong ng mga gusto nyong malaman tungkol sa mga sakit na dinidiscuss namin dito. So hopefully sa aming susunod na watch party, okay, ang aming topic naman is tungkol sa mga bakuna. Ayan, so I'm sure maraming interesado dyan tungkol sa bakuna, no? Ipo-post na lang po namin kung kailan po itong aming susunod na watch party. Okay? So with that, thank you very much again to Dr. Gigi and Dr. Tina. And the Philippine College of Chest Physicians would like to invite you to join us in celebrating the Lung Month. Okay? So we have different activities. Okay, so later on, we will be launching the Light of Hope, okay, the PCCP Light of Hope Prayer, and to be followed by the Greenpeace Movement, the Zumbahay, and of course, the TikTok. If you're interested to join any of these activities, please feel free to visit our PCCP Head Office webpage. Okay, and before we sign out, okay, I'd like to thank Watson's, no, shop for your health and beauty products at Watson's via store near you, online or via delivery service. And of course, I'd like to thank also our partners. We have UAP, Valuing Life and Breathe Freely. And of course, Novartis. Okay, so with that, maraming salamat. Mag-ingat po kayo at maulang gabi sa inyong lahat. It's a wrap. Thank you so much. Yep.